Hello! Welcome ulit dito sa panibago nating video. At kung panibagong viewers ka lang po, don't forget to like, share, at subscribe na rin sa channel na to. Walang kasiguruduhan o katiyakan kung magiging maayos ba ang kalagayan ng mga OFW sa ibang bansa. Sa mga mapangaping amo, tiyak na gagawan ng hindi maganda ang mga OFW nating kasambahay sa ibang bansa. Gayun din ang iba pang nagiging amo nila. Sa bidyong ito mga kabayan, matutunghayan natin ang isa nating kababayang OFW sa bansang Jordan na pinagbintangan siyang nagnakaw at minolestya siya ng kanyang amo. Sa kabila na hindi maisip ni kabayan na nagawa ng kanyang amo ang mga ito. Kaya't halina't mga kabayan, tunghayan natin ang buong kwento ng ating kababayang OFW na pinagbintangan siyang nagnakaw at minolestya siya. Isang post sa social media ang nakaagaw ng pansin sa mga netizen at sa mga kapwa nating mga OFW isang araw nang nakalipas. Isang OFW kasambahay sa bansang Jordan na humihingi ng tulong dahil pinagbintangan siyang nagnakaw ng kanyang amo. Tulungan mo ako. Gusto ko nang magka-uwi. Ayaw kong magulong. Nanay, minamanyag ako na amo ko. Ayaw kong gawin yun. Pero tinatakot niya ako. Ang kinukulong at hindi nagpag... No, umpisa pa lang. Tinitiis ko yung ginagawa ng amo ko. Kala ko matino siya. Ano? Hindi ko kaya yung pinapagawa niya sa akin. Kung hindi niya pinipilit niya ako. Anak, tulungan niyo ako kung gusto makauwi. Anak, yung amang ko minamanyang na ako at pinapasubong yung titi niya sa akin. Tinipilit niya ako, tinatakot niya ako at kinukulong. At hindi niya daw ako pasasuorin pag hindi ko daw ginawa yun. Anak, tulungan niyo ako. Nagpapaalam ako sa amo ko na uuwi na ako dahil ayoko na ngayon na yun na akong pinayagan. Parang sinetap ako. Tapos may nilagay sila sa bag ko yung pera. Nasasabi nila nila ako. Tanungan niyo ako rapid tolbo. Ay, tulungan mo ako. Siya si Ruby Canlas, 39 years old, tubong taga San Miguel, Tarlac City. Nagtatrabaho bilang domestic helper sa bansang Jordan. Tatlong taon na siyang naninilbihan sa isang pamilya sa naturang bansa. Ang akala ng mga pamilya ni Ruby ay naswertihan na niya ang pangingibang bansa dahil tumagal siya ng tatlong taon. Subalit, noong June 9, 2021, nag-chat si Ruby sa kanyang anak na si Angelica Sangalang. Ipapakulong daw siya ng kanyang amo dahil sa pagnanakaw ng pera. Ayon kay Ruby, pinagbibintangan siya ng kanyang amo na hindi naman niya ito ginawa. Sa tagal na nagtatrabaho siya sa kanyang amo. September 9, 2021, matatapos na ang kontrata ni Ruby, pero hindi siya pinapayagan ng kanyang among babae na umuwi sa Pilipinas.
Ayon sa anak ni Ruby, bigla na lang daw nag-message ang kanyang mama sa kanya na sinasabing tulungan siya dahil ipapakulong siya ng kanyang amo. Di naman na ikwento ni Kabayan ang buong detalye. Basta ang sinabi lang niya, ipapakulong siya ng kanyang amo dahil pinagbibintangan siyang kumuha ng pera. Kaya ang buong pamilya ni Ruby sa Pilipinas ay nag-aalala na sa kanya. Hindi lang pala siya pinagbibintangan at ayaw pawiin. Inutusan siya ng kanyang among lalaki ng gumawa ng kalaswaan at minalestya pa siya. Tinakot siya ng kanyang among lalaki na hindi siya sasahuran at hindi papauwiin sa Pilipinas, kaya si Ruby pumayag sa kagustuhan ng kanyang among lalaki. Dagdag pa ng anak, ayaw niyang gawin ang pinapagawa ng amo niya. Ngunit tinakot siya na hindi siya sasahuran at kinukulong sa kwarto. Tinakot siyang hindi papauwiin. Matagal nang ginagawa ng pagmamanyak sa mama niya, ngunit di sinabi sa mga anak. Tiniis ni Ruby ang trabaho sa ibang bansa para lang may pagawa ang kanilang bahay sa Tarlac. Sa huling mensahe sa post ni Angelica, hangad lang ng mama ko ng magandang buhay para sa aming mga anak niya. Pero bakit po kailangan magkaganyan siya? Kung kailan malapit na siyang umuwi, pilit pinag-i-extend ng amo niya at ayaw pawiin. Kaya ganun na lang pagbibintangan siyang magnanakaw at sa kasalanan di naman ginawa. Mabait na tao ang mama ko. Sobrang sakripisyo ang ginawa para sa amin. Ilang beses nang pabalik-balik sa ibang bansa. Akala namin na swertehan na siya dahil po umabot siya ng 3 taon. Pero sa kabila ng lahat, ganun pa pala ang nangyari. Sa kasalukuyan, nasa police station na ng Jordan si Kabayan. Kaya humihingi ng tulong ang pamilya ni Ruby na makabalik na ito sa Pilipinas. Madaming mga naawa sa sinapit ni Kabayan. Umabot na ito sa 957 likes at 1,700 shares. Sabi nila, hingi po kayo help sa OWA or sa consulate sa Philippine Embassy sa Jordan para magkaroon siya ng legal assistant doon. Kahit papaano may aalalay sa kanya. Sana po matulungan siya ng pamahalaan para makauwi na sa kanyang pamilya. Nawa ay gabayan siya ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon para makauwi na siya sa kanyang pamilya. Amen. Attention sa mga taga-OWA at Dole, tulungan nyo ang isang nating kababayan sa bansang Jordan. Please huwag kayong maging pipi at bulag at bingi. Pumunta po kayo kay Mayor para po makahingi ng tulong at para mapabalik ng ligtas at payapa ang nanay mo. Ilapit niyo po sa OWA dito sa Pinas para po mapansin ng gobyerno natin ang kaso ni Ruby. Galing din ako ng Jordan. Nung time na bibilhan na ako ng amo ko ng ticket, tinatanong ako kung babalik pa ako. Oo na lang ako sa kanila. Kahit hindi, may mga Arabo na mahirap kausap. Sana matulungan ka po. Keep praying. Kung kailan malapit nang matapos ang kontrata ni Kabayan ay saka pag ginawan siya ng hindi maganda ng kanyang amo. Ang masakit pa dito, pinagbintangan na nga siya at minolestya, pinakulong pa siya. Kaya sa ating lahat, humihingi ng tulong ang ating kababayang OFW sa bansang Jordan na sana maagang pag-aksyon para matulungan siya. So hanggang doon lang po, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa videong ito. Kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please don't forget to like, share at subscribe na rin plus ring the bell button. Importante po mga kabayan ang bell button para lagi po kayong update kapag may panibago tayong video tungkol sa mga OFW, OFW news, OFW update at mga OFW documentary sa channel na to. Muli, ako po si Axel Vlog na nagsasabing ang OFW ay may 3 letra na may malalim na kahulugan. Sakripisyo, pagtitiis at lumalaban ng buhay sa ibang bansa na laging sinasabing kaya pa para sa pamilya. Sa lahat, sana ma-share natin ang kwento ni Kabayan para matulungan siya ng ating pamahalaan. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you.
Thank you.